ating lahat. Kumusta ang inyong nakaraang linggo? Okay lang ba kayo sa nakaraang linggo? Everything has been fine? Or everything is down? Maingay. This is the last part yung sinasabi natin, the series about prayer, patungkol sa panalangin. Now, talking about prayer, minsan meron tayong mga prayer na silly prayers. Yung mga parang walang kakwenta-kwenta pero nakakatuwa. Di ba? Minsan, and you find those prayers among kids, sa mga bata, lalo na. Panoorin natin yung ibang mga prayers ng mga bata. Ayan, papansin nyo ba na minsan may mga prayers din tayo na something really silly, pero parang bang totoong-totoo sa puso natin. Lord, sobra naman yung supervisor ko. Kaya kung bigyan mo siya ng sipon bukas dahil ayoko makita siya. Mga gano'n, nagkasipon nga. Uy, sinagot ng Diyos yung panalangin ko. Gano'n kaya, di ba? Buti na lang, answered prayer ko. We pray some silly prayers. Ito na yung last, the third part of our series para sa prayer. The, what we call the blueprint, the structures, the main guidelines and outlines about prayer. Buksan natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians 12:1. This message is, I know, is one of the unexpected messages that you will hear. Kasi, ganun ba talaga yun? Sa lahat ng mga prayers natin narinig, wow, God gives you all the prayers. Kapag ka ito'y ganito, ganyan, buong pananampalataya, buong passion and faith, and you have all the ingredients, biblical ingredients to have something from God, you have this. Faith, perseverance and all that. Makakamit mo yung panalangin. Ito ngayon ang, sa mga verse na ito, titingnan natin ang isang panalangin, which is, also, one of the basics of prayer. Si Paul ang nagsasabi nito. Sabi niya, I must go on boasting, although there is nothing to be gained. I will go on to the vision, to visions and revelations from the Lord. I know a man, yan ay siya, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the Bible, kung saan yung third heaven, hindi ko alam yun. So, malayo na, first heaven, the second heaven, the third heaven, they say, pero, he caught up somewhere, very far. Whether it was in the body or out of the body, I do not know, God knows. And I know that this man, he was referring to himself, si Apostle Pablo, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. He heard inexpressible things that man is not permitted to tell. Tinan niyo yung preview niya. Nakarinig siya ng mga bagay na talagang hindi pwedeng sabihin. So something really confidential and something really highly important, but it's not meant to be broadcasted, it's not meant to be published, it's not meant to be talked about sa lahat ng mga tao. Yeah? Things that man is not permitted to tell. I will boast about a man like that, but I will not boast about myself. Now, parang sinabi niya, yung tao yun, iba yun. That was a super
privilege that God has given to him. But for me as an ordinary man, sabi niya, I will boast about a man, but I will not boast about myself being Saul, who was a Pharisee and who was once a persecutor of Christians. Sabi niya, I will not boast about myself except about my weaknesses. Ah, meron din pala isang weaknesses. Paul has a weakness. The Apostle Paul, who conquered almost the entire Roman world, the Roman Empire, to preach the gospel and establish a lot of churches sa lahat ng mga siyudad noong panahon ng Roman Empire? Oh, you must be kidding. He has weakness? Akala ko tayo lang meron. Now, here's this. Sabi niya, I will not boast about myself except about my weaknesses. Even if I should choose to boast, I would not be a fool because I would be speaking the truth. But I refrain, so no one will think more of me than is warranted but what I do or say. Ito ngayon sinabi niya. To keep me from becoming conceited because of those special revelations, surpassing great revelations. Akala niyo, hindi nilang great revelations, ha? Surpassing great revelations. Mga bagay na hindi pa sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga apostol na si Pedro, si Juan, sino pa yung mga nauna? Yung kanyang mga 12? Well, things that Jesus did not tell those 11 or the 12, parang sinasabi ni Paul na, you know, surpassing great revelations, there was given me a what? A thorn in my flesh. A messenger of Satan to torment me. Pagkatapos, sabi niya na binigyan ako ng Panginoon ng maraming mga pangitain, mga kapahayagan na hindi pa kailanman naririnig ng iba at hindi ko pwedeng sabihin sa inyo. Sa ngayon, sabi, there was given me a thorn in my flesh. Ang dami ng mga nag-preach patungkol sa thorn in my flesh na to, but I'm not be preaching about that. I'm preaching about this. A messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord. Kita niyo yun? 3 beses, sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Alisin niya yung thorn in the flesh na to. Na, that's something that torments me. See, Apostle Paul's prayer. And he prayed 3 times for that. But he said to me, sinabi ng Diyos, no, I will not answer that. I will not give you what you want. Na, alisin ko yung thorn in the flesh mo. But he said to me, my grace, Paul, is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Dakilang Diyos, mangusap ka po sa aming lahat na ang mensaheng ito ay maitanim sa puso namin at magbigay sa amin ng linaw at kalakasan sa aming pamumuhay, lalo na po kung kami ay nananalangin. Sa mga bagay na ipinapanalangin namin at sa mga panahon, haba ng panahon na kami nananalangin, Panginoon, ibigay mo sa amin madalas. Remind us this, always, ipaalala mo madalas sa amin ang mga bagay na maririnig namin ngayong umaga ng Diyos, sapagkat dito nagkakaroon kami ng kalakasan, katatagan, kapayapaan sa aming mga panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, bigyan nyo nga ako ng isang program. Wala pala, walang program at sarap. Okay. Diba sabi natin, we will be talking about the blueprint of prayer in addition to the part 3. Now here it is. When God says no to our intended prayers. Well-intended prayers. Nanalangin ka buong puso, buong sincerity, buong pananampalataya na makakamit mo. Dahil may tiwala ka na ang Diyos, siyempre kaya naman niyang gawin lahat eh. May tiwala ka, malakas yung damdamin mo, malakas yung passion mo, malakas yung pananalig mo na ang Diyos ipagkakalob yan because ginagamitan mo siya ng verse. Until now, you have not asked anything from me. Ask! Sabi ni Jesus, di ba? Ginagamit natin yan doon sa assurance of answered prayer. Ask! And it shall be given you so that your joy may be full. Aba, okay. Hihingi ako. Then you can, diba,
He who doubts is just like a wind and doesn't get anything. Hindi ako magdadala ng ina. Hindi ako magdududa. I will not doubt God, that I believe God will. God will. Diba? With all my heart and with all good intentions, lahat ng magandang intention kasama yan, it's not personal, it's something really that will make me strong and a better child of God. Gagawin akong isang mas mabuti at mas epektibo na anak ng Diyos, and that is your prayer. And then God says, no. Anong mararamdaman mo? Ginamitan mo na ng pananampalataya, ginamitan mo lahat ng mga elder na lay hands ka pa, o ano pa nga dyan. Diba? Ginamitan mo ng verse, you quoted the verse, a word of God while you pray. You've done everything right just to get the answer yes from God. And He says no. Anong gagawin mo? Kasi hindi naman lahat ng mga hingin natin sa Diyos, sasabi niya, yes, sige na nga. Parang tayo, kahit ayaw natin ibigay sana sa ating mga, matuwa ka lang. Yan na. Well, God doesn't work like that. When God says no to our well-intended prayers, ang tanong ni, have you prayed for something long ago and still you are waiting for the answer? Nag-pray ka ba ng isang bagay 5 years ago? 10 years ago siguro? Hanggang ngayon wala pa? Na wag kayong tumingin kay G. Kay... Diba? Well, you have prayed for something or one area. Huwag kayo tumingin sa kaliwa at kanan at medyo mapapangiti kayo. But look within you. Have you asked God for something? Humingi ka na ba sa Diyos ng isang bagay na hanggang ngayon ay hinihintay mo pa rin yung sagot? Sino nga yung mga gano'n na, well, 5 taon ko palang nagpipray. I can go on for another 5 years. Pagpipray ko pa yan. Kasi sabi ng Biblia, he who perseveres. Di ba? Tinuturoan kami ng aming pastor na, pray ka lang. Yung perseverance, alam niyo, yung persistence and perseverance, magkakabunga din yan. Hala, sige. Tapos claim ka ng claim yan. Claim nothing, brad. Sis, mag-join tayo ng ating pananampalataya at iangkin natin, claim natin yan sa Diyos. Pagkatapos sa prayer, nakamit mo na. Sa loob-loob mo. Thank you, pastor. Pero wala ka. Diba? May ganon? Well, paano yun? You were praying for something and tumatagal, wala naman. Ang tanong niya, sumasagot din ang Diyos kasi ng no. When God's answer is no, then there's no point to wait. Huwag ka nang maghintay. Maghintay ka lang kung gusto mo, pero ma-adjust. Huwag ka nang maghintay kung alam mo ang sagot ng Diyos ay no. Okay, now, ito yung ayaw natin mangyari, di ba? Ayaw natin mangyari. Gusto natin lahat na pag may lumapit sa atin, pag-pray mo naman ganito, pag-pray natin yan. Pwede yan. Pwede yan. Hawak kamay tayo. Tatlo tayo. Apat. Lima. Anak. Ang dami na, di ba? I-claim natin at ganito mangyayari talagang with all our sincerity. Kailangan maging sincere tayo sa ating panalangin. Kailangan maging walang duda. We believe God that He will do it. Ganun eh, ma? Nandun sa Biblia lahat yan. Biblical lahat yan. Lahat ng gagawin mo, biblical. With all your passion and sincerity, with all faith, without any doubt, with full trust into the power of God to answer prayer. Yung bang lampas-pasan talagang hindi kayang isipin ng isipin, pero ang pananampalataya mo nagsasabi na kaya ng Diyos yan. And then you will come to the point and say, because we have prayed for it with sincerity and with faith, God will do it. Ang dami nagpipreach sa ganun, di ba? I never said that to you. Nasabi, pagpipray ko, tanda mo. Pagkatapos kong magpray, claim mo, okay na yan. I will not do that. Because I am not God to say yes or no. Hindi ako ang Diyos. Kasi minsan nagpipray tayo na, hindi naman pala. Now, kapag ka no ang sagot ng Diyos, ano yung madalas na nagpipray natin, Lord, take this burden away from me. Ganun, di ba? Take this thing that is really bad. Nagkita niyo si Apostle Paul? He was an apostle. Kumbaga, mas malakas siya sa Diyos kaysa sa atin. Kumbaga lang, ha? Pero wala namang ganun sa Diyos, eh. Wala namang palakasan sa Diyos, eh. An apostle, Paul, who was transformed from killer of Christians to become an apostle of the Lord Jesus Christ,
Now, may prayer siya. May thorn in the flesh siya. Meron siyang kahinaan sa kanyang katawan na sinasabi. Sabi siguro niya, Lord, if you take this away from me, I will be more effective as an apostle. Totoo yan, di ba? Sometimes kapag ka malayong lakbayang Panginoon, aburido ako dahil dito sa thorn in the flesh na to. So, mas maganda nga naman na wala siya, di ba? Perfect health. Maganda yung pangatawa niya, pero ang sabi lang is, no. Meron ganun tayo minsan. If we pray and receive nothing, anong gagawin mo? Will you leave and say, Lord, hindi ka naman nakikinig. Hindi nakikinig siya, no nga lang ang answer niya. Naririnig niya lahat ng gusto mo, kaya lang, hindi lang lahat ng gusto mo ay nasusunod. Because who calls the shots anyway? Sino ba ang nagdi-desisyon kung magkaroon ka? Di ba siya rin? You can ask anything that you want, that's fine. That motivates you to pray. Pero hindi ibig sabihin na ginamitan mo na lahat ng mga bagay na biblical na paraan eh. God is obliged to give you what you are asking. He answers you according to His sovereignty. Ito ngayon, kapag ka ganon, may mga karanasan tayo na parang mga thorn in the flesh. Now, let me just expound on the word thorn in my flesh. How about the thorn in the flesh is about your emotional thing? How about if it is spiritual thing? Kapag ka physical, okay lang yan. Punta ka sa doktor, pag-abot mo yan. Kapag sabi ng doktor, wala, hindi na talaga matatanggal yan. Magkakahika ka na hanggang sa katapusan ng buhay mo. Madali lang yan, dala ka ng bentolin mo na lang. Oh, may solusyon yan. Huwag kang lalabas pag sunstorm. Pag mataas ang humidity. Okay, maiiwasan natin yan. How if that thorn in the flesh is something emotional or spiritual? Something that really hurt you in the past. Now, a pain, something that lingers all the way on. My friend, ito ngayon ang dapat nating attitude katulad ni Apostol Pablo. First, let us know that our pains must have good reasons. May dahilan sa mga bagay katulad ni Apostol Pablo. Di ba sabi niya? I ask the Lord. Ito, my thorn in the flesh ako. Something that's really tormenting me almost every day. Or maybe every day. Araw-araw pinapahirapan ako nito. Pero hindi inalis ng Diyos. Why? Because there's a good reason for that thorn in the flesh. Anong sabi ni Paul? To keep me from becoming conceited. Kasi nga naman, kapag very comfortable ang buhay mo, wow, medyo mataas ang ere mo din. Diba? Tinan mo sila. Ang dami nilang problema, hindi lang katulad ko. Malapit ka sa Diyos, wala akong problema. Sa totoo lang, mas malapit siya dahil may problema siya kaysa sa iyo. Dahil ikaw, nakakalimutan mo na mag-pray pag wala akong problema. Siya, lagi siyang nagpipreak kasi ang bigat ng problema niya. Mas malapit siya kaysa sa iyo. Now, our pains must have good reasons to keep me from becoming conceited because of these revelations, sabi ni Paul, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, my friend. Pains are good. Maganda yung mga bagay na masasakit sa atin. They always have good reasons in us. Ito yung motto ng mga nag-gym, ng mga nasa nandoon sa mga nagpapalaki ng katawan. Na sinasabi nang, if there is no pain, there is no gain. Lagi sa isang, naririnig mo yan sa mga tao na pumapasok doon, there's no pain, there's no gain. That coach is a killer. Sabi na sa coach ko. You know him? Yeah, my friend. Your friend is a killer. Because they believe that no pain, no gain. Ito yun eh. In spiritual sense also, ganyan din tayo mga kapatid. See? Pain. Ano ba yung pain na sa'yo? Now, let's talk about our pain. Physical pain, ang daming hospital, solve yan. About emotional pain. Taka, wala yatang gabot dyan. Na nabibili sa butika. Spiritual pain. A pain. I mean, emotionally, you're feeling and being hurt. You were hurt in the past. And that hurt and that pain is going on, lingering all way long. Hanggang ngayon, ay ramdam mo pa rin. Yung sakit na yan, yung kirot na yan, yung hapding yan. If you have been spiritually wounded, na hanggang ngayon nandyan pa rin, you are constantly breaking the heart of God. You are spiritually, your spiritual wound is always there na parang
mahihilom na sana, then mayroon namang mangyayari, masusugatan ka naman spiritually, you will be damaged again, you will be hurt again spiritually, na parang bang napakalayo mo naman sa Panginoon, and then what and where can you find a balm that heals that? Go to the Word of God. So, eto ngayon yung pain natin. Let me tell you the use of pain. Pain is God's preventive tool to protect us. Ito yung preventive tool para maprotektahan tayo ng Diyos. Alam niyo ba na ano, yung mga pumupunta sa doktor, hindi naman napakasarap ng ano, ng gamutin. Meron baka yung nakita na inopera na, ang sarap-sarap ng maoperahan, pala enjoy ako. Wala namang ganun eh, they felt pain. Ang lahat ay nasaktan, ang lahat ay nakaramdam ng sakit, but after that, it was a preventive tool so that they will not go into total disaster. Di ba? Some of our pains keep us from total disaster. Tayo ay nasaktan ng pinapagaling sapagkat ayaw nila na tayo ay mapunta doon sa estado to that end na totally wrecked tayo, totally masisira yung katawan natin because we have to go through a process of pain and that is healing pain. It's a preventive tool ng Diyos. Hindi lang preventive tool, it's also a corrective tool. Alam natin yan. It's a corrective tool. Some of our pains build up our character. Mapapansin ninyo yan. Kapag naranasan mo ng mapahiya, magiging maingat ka na. Kapag naranasan mo ng masaktan, medyo na napapaganda yung hakbang mo, your decisions have been refined kapag ka nakakaranas ka ng mga ganyan. Ngayon, ito ngayon yung tanong. When we have pain, we run and we quit. Sasabi mo, sobra naman yan. Talagi na lang. Well, the answer is, my friend, if you have been hurt, if you have trusted somebody before and then you got betrayed, kapag ka nagtiwala ka, subalit ikaw ay na-betray, kapag ka tumulong ka, hindi ka man lang in-appreciate, o hindi man lang nirespeto, o kaya binigyan ng pansin ang tulong mo, kung ikaw ay nagbigay, subalit wala man lang balik na thank you at ang masama niya ay baliktad pa yung balik sa'yo, ikaw pa ang naging masama. Di ba ang daming ganong sitwasyon sa atin? Tumulong ka na, ikaw pa naging masama, nagtiwala ka, subalit hindi, binaliwala ka, ibinigay mo na ang lahat, subalit walang balik, kundi para kang kaliwali lang. Well, my friend, if you have respected, if you have trusted, if you have loved, if you have given so much to somebody and to anyone and there's no return, the answer is love more and give more, trust more and respect more. Ngayon kung mas masakit na naman ang balik sa'yo, and then after loving more and giving more and trusting more, eh, more pain will come, the solution is trust all the more, give all the more, respect all the more, and just give it out all the more until it hurts no more. Napapansin, alam niyo sa noong ako ay nag-insayo, the first week was a very decisive week. Dahil after 3 days, 4 days, ang hirap bumangon. Para bang tutulungan mo pa yung, para bumaba sa kama ganun. Ano ba yan? Ano, ganito ba talaga ito? Tapos kakapit ka sa kama na double dip eh. Para may, ganito ba talaga? Bakit masyadong masakit? No, it's very decisive. If I said to myself that it's so painful I quit, the next time I do it, it will be painful again. Kapag itutuloy ka after quite some time, it will be the same pain again. Subalit, pag nung itinuloy-tuloy mo na, whatever you do in every day, in everything that you do, if you have been doing it all the time, it will hurt no more. Kaya nga, kapag nagtiwala ka, kapag nagmahal ka, kapag rumispeto ka, kapag nagbigay ka, subalit iba ang bumabalik sa'yo, ang gawin mo ay do it all the more. Gawin mo na masigit pa sa ginagawa mo noon. You have to love all the more, you have to trust all the more, you have to respect all the more, you have to give more. Because when they betray you, and when they give you back not the same thing, it will hurt no more. Hindi na yan sasakit dahil sanay ka na masaktan. Di ba? Ganun lang naman yun eh.
Iniwanan ka nung una, masakit yan. Iniwanan ka nung pangalawa, masakit pa rin yan. Pero sampu na yung umiwan sa'yo, hindi ako naniniwala na sasaktan ka pa. Sanay ka na, kapatid. Kung ba, nag-galyo na yan. Sasabihin mo, well, I was born to be this. Hindi na masakit, di ba? Pain. Kaya, binasabi sa'yo, if you feel pain, don't run away. Just go on, because one day, you will not feel it anymore. Okay? Pain. Pray that God will show you what you can gain from your pains. Hindi yung pain ang tingnan ninyo, something that you can really gain from your pain. Kaya nga sabi sa inyo eh, pag huminto ako noon, talagang hindi ko na may susuot yung ibang pantalon ko. Ngayon, at least ngayon, susuot ko na. Diba? Something that you can gain from your pains. Pangalawa, our persistence may not have great results. Yung inyong pagpupursige may not have great results. Diba? Tinuruan tayo niyan ng mga ibang mga pastor. Just persevere. Magpatuloy ka lang at talagang makakamtan mo yan. Persistence and perseverance pays. Kasi tinan mo ang babae ito. Ang the parable of the persistent woman. Diba? Sabi ng ilang araw niyang kinukulit yung chance of the... Diba? Hanggang sa Diyos, nakulitan lang. Ano bang gusto ng babae yan? Binigyan niyo na nga. Ginamit ako sa, ganyan din ang Diyos. Sabi niya, kapag ka nung una, hindi binigay yan, pag pumilit ka, mas malakas pa, yanigin mo ang langit sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at ng iyong panalangin at makukulitan ng Diyos, bibigyan niya yan. Alam niya, sasabihin ko, hindi niya bibigyan yan. Kasi ang answer niya ay no. In the first place, his answer is no. Yanigin mo man ang langit sa pamamagitan ng pananampalataya mo, hindi mo mababago ang puso at ang desisyon ng Diyos. It will always be that. And that is fixed. No deal. Walang tawa niya. Fixed price. Yung lahat ng desisyon ng Diyos. Our persistence may not have great results. Ito ngayon si Apostle Pablo. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Ito yung mali ng konsepto ng mga nagbabasa ng Biblia. 3 times? Sobrang 3 beses lang. Ako ay 300 beses ko nang pinapanalangin. Wala pa. Bakit si Apostle Pablo? Ang dali namang ma-discourage niyan. Siguro pinag-pray niya ng umaga, tanghali at saka gabi. Siyempre, isang araw pa lang lang pinag-pray. Pinatuloy niya, ginawa niyang 3,000 times. Di ba? Ganyan ang isip natin kapag napabasa natin. Well, that's not the concept of 3 times I pleaded with the Lord. Hindi yan. Remember in Revelation, when they saw the Lamb of God, they cried, Holy, Holy, Holy. 3 times. It means, siya ay banal na wala ng katumbas. When you mention about 3, doon sa Biblia, kapag sinabi kong 3 beses kong pinakitaan siya ng pagmamahal. Ang ibig sabihin nun, pinakitaan ko siya ng pagmamahal na wala nang katumbas. It is in the highest degree of love that I've shown him, but it's still no return. Ganyan din yung prayer ni Apostle Pablo. 3 times, ang sinasabi niya ay, I have prayed with this on the 3rd level of prayer, na wala nang mas matindi pang panalangin, ang hihigit sa panalangin ginawa ko. I pleaded with the Lord in the highest degree of prayer. I have fasted for it. I have called the elders to lay hands on me so that this thing will be taken away. Ito'y maalis sa akin. Ginawagan, pinag-request, pinaprayer request, sinulat ko sa prayer request, pinost ko sa internet, ipag-pray nila. No, ganun. This is the highest degree of prayer na katulad ng ginawa ni Apostle Pablo. Hindi lang umaga, tanghali at gabi. Hindi yan ang ibig sabihin niyan. He prayed for that on the highest degree of prayer, but God says, no. Kaya nga, kapatid, maybe you said, pagpapasting ko yan. Ayaw pa, hindi. Sasamahan ako ng iba. Ipagpapasting namin yan. Hindi yung 3 times. Yung iba nga, 3 times eh. Pinag-pray ko yan nung Friday. At saka nung isa pang Friday. At saka nung isa pang Friday. Diba? Kasi every Friday lang nagpipray. Diba? Yung iba, 3 times, Lord, I prayed. Nung petsa ganito, ano petsa na ba ngayon? 24. Noong July 10, pinag-pray ko, Panginoon, pumunta ako sa Logos. Pinag-pray ng mga elders nung pagkatapos ng service. July 17, pinag-pray na naman namin dahil wala pang sagot. 24 naman, pinag-pray na namin, wala pa rin. 3 times, I mean. Ayoko na, sabi ni Apostle Pablo, 3 times, I mean. Pero baka ayaw ng Diyos lang. Yun ba ang konsepto ng 3? O yung 3 na ganito? 3 times I prayed.
noong birthday ko, noong mahal na araw at noong Pasko, dahil doon lang yung tatlong yun sa pumunta sa simbahan eh. Noong birthday niya, nagpasalamat siya. Noong mahal na araw, doon siya nalungkot. Noong Pasko, doon siya nagliwang sa chair. Kasama. Ay, mabuti nga, tatlong beses ang taon niya, yung mga tatlong beses lang na ipinag-pray. Noong bininyagan, noong ikinasal, at saka noong ilibing. Tatlong beses lang sa buhay niya. 3 times! Of course, hindi mo nga matatanggap kung yung ganun ang prayer mo 3 times. Come on. 3 times. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, how persistent you can be, you may be, it is not, the answer of God is not caused by our faith and passion. Sumasagot ang Diyos hindi dahil tayo ay punong-puno ng pananampalataya at meron tayong matibay na sincerity at saka ng damdamin upang mag-pray. No, it's not that. It's about His sovereignty and our sincerity. Which one is higher? Sino, ano ba ang mas mahalaga at mas matibay? Hindi ba? It has to be God's sovereignty over man's sincerity. Kahit gaano ka kasincere, kapag kasinabi ng Diyos ng no, change your sincerity, make it humility because it is no. See? It is not caused. His answer is not caused by our faith and passion. It is not also caused by our works and dedicated Panginoon. Maglilingkod ako sa'yo. Ang sipag-sipag ko sa church, Panginoon. 8 o'clock pa lang nandun ako. Minsan nalilate na. Nalilate ako minsan-minsan, Panginoon, pero 10 minutes lang. Ganyan. So, I have been consistent. I have been very true in my calling and in my commitment to you. I have been very dedicated kapag may event kami. Isa ako sa mga unang nag-volunteer. Isa ako sa unang nagbibigay kapag may pagkakagastusan. It's not about all that. That don't give you. Those don't give you the right to say, Lord, kailangan gawin mo yan sapagkat ako'y matapat. No. It's a question about His purpose and our resolve. Kahit matibay yung damdamin mo, maganda yung ginagawa mo, it's not about that. God answers your prayer. Your persistence may not have good results. It's all about His sovereignty and His purpose in your life. Yung gusto niya at yung dahilan kung bakit kanya tinawag, yun ang matutupad. Hindi yung mga gusto natin. Kaya nga, yung gusto natin sometimes is, we know it's good for us. Well, alam natin na mabuti sa atin, di ba? Alam natin na ikabubuti natin, ikabubuti ng iba, at magiging blessing tayo sa maraming tao. But God says no. Kahit pa 3 taon, 30 taon mo ipag-prayan, He says no. Because it's all about His sovereignty in your life, and it's all about His purpose in your life. Kapag alam niya na ito ay medyo, sa in the end, ay magkakaroon ng epektong hindi maganda sa'yo, you will not have it, my friend. You insist to have it, you work for it when it's up to you. But God says no. Let us pray that God will teach us what to claim while we are waiting. Baka naman meron tayong pinagpipray na something really amiss that we don't really, we're not supposed to be praying for and be waiting for. Okay? Pray that God will teach us what to claim while we are waiting. Maybe you're persisting, but go ahead. Kung gusto mong magpray, magpersist. But if God says no, you will not bear it. First, our pains have good reasons. Our persistence may not have good results, but this is one thing that is really good, my friend. Our provision is always grace regulated. Base sa kanyang biyaya. Tingnan niyo ang sabi ni Apostle Paul. But he said to me, God said to me, Jesus said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness so that Christ's power may rest on me. Ito ngayon ang sinasabi. Ito ang akala natin minsan, when God gives us, it will be so much more than what we need. No. Wala pa akong nabasa sa Biblia na magbibigay ng Diyos ng sobra-sobra pa sa pangangailangan mo for no reason. In Corinthians, Paul says, well, God is able to give us more than what we ask. Diba? Kaya ng Diyos na tayo to abound in everything, but for a good reason, and that is what? Para meron kayong magamit sa kawang gawa. Hindi ka ibibless ng Diyos upang magpumapaw lahat ng mga pagpapala sa iyo at para sa iyo lang. Hindi ka i-bless ng Diyos para ng maraming pera para sabihin, para mabili mo lahat ng mga bagong gadget. Hindi ka bless ng Diyos ng medyo mas magandang kita, hindi upang sundin lahat ng mga layaw ng katawan mo, kundi, ano sabi ni Paul? Upang may magamit kayo sa
pagkakawang gawa. I mean, so that your good works will also abound. You have this much because God expects you to abound also in good works. Ha? Hindi ibig sabihin niya, magtatayo ka ng 10 bahay, samantala yung bahay ng Diyos ay hindi mo binibigyan. It's not about that. Kaya mo nga magtayo ng 10 bahay, hindi ka naman nagbibigay sa bahay ng Diyos. What's the point of that? Our provision is always grace regulated, but we are sometimes abusing the blessings of God. But there's one thing I want to tell you now. Ito ngayon magbibigay sa inyo ng, ano, ng a consolation and a hope and strength. If you don't receive what you are praying for and the answer is no, well, those things, hindi na alis, they have good reasons. Your persistence may not have good results, but I tell you what, if God is saying no, listen to this, His answer is better than we can request. Ang sagot niya ay no because He has something better than what you are asking for. And that is very true. Kapag kasumagot ang Diyos ng no sa ating mga panalangin, ibig sabihin, hindi yan talaga ang kailangan mo, kapatid. Merong isang bagay na mas kailangan mo na mas mabuti kaysa hinihingi mo. Kaya yun ang ibibigay sa'yo ng Diyos. That's one thing. We can rely and trust on the love of our Father na kapag naranasan niyo yan, di ba? Pag humihingi sa inyo ang anak niyo ng isang bagay and you know very well na hindi mabuti sa kanya, binibigyan niyo siya ng isang bagay na hindi niya hiningi. Subalit, natitiyak ninyo na mas makakabuti yun sa kanya. Yung bata, pingin, inom akong coke. Wow, wow, wag yan, anak. Di ba ganon? Ito, inumin mo. Juice. Well, the same thing is true with our God and our Heavenly Father. Kapag humihingi tayo minsan isang bagay, something that really make us joyful and happy, something that really make us something that sasabihin natin, makakapagpalakas ng sa atin at magiging mas mabuti tayong tao, but God knows better than what we are asking Him. His answer is always better kaysa kaya mong i-request. Because that will perfectly fit your situation. Eksakto lang, hindi sobra, hindi kulang. Walang labis, walang kulang, eksakto sa iyong kailangan, sa iyong sitwasyon. God will give that. Kahit hindi mo hinihingi, yung hinihingi mo, sasabihin niya, no, this one is best for you, my child. Kaya dyan tayo pwedeng magtiwala sa Diyos niya. His provision is always based on His grace, regulated by His grace. And His answer is always bigger than we can expect. If He says no, humihingi ka ng ano, mayroon ba may kwento? Yung nana magnanay, pumunta dun sa grocery shop, sa grocery store, meron doong, pagbayad nila, meron doong jar of candies. Sabi nung nasa counter, ma'am, anak niyo? Boy! Sabi niya, kumuha ka ng ano, as much candy as you can hold. Ayaw ng bata. Sabi ng nanay, kumuha ka daw, as much candy that you can hold. Yung kaya mong kunin at hawakan, kunin mo daw. Tumingin yung bata, sabi niya, no. Why? Libre na yan. Sabi ng nasa kanila, libre na yan. Bakit hindi ka kumuha? Ano sabi ng bata? Kanino bata eh? I want you to take and give it to me. Because your hands are bigger. Why don't we do that if we ask something from the Lord? It's not what I can hold. I trust in your hands, so I want something that you can hold. Because I know what you can hold is much more than what I can. His answer is always bigger than what we can expect. It purposefully fuels our devotion. Hindi ba ganun ang dapat natin pagtiwalaan? If God says no to one thing, bigla, because He has something bigger than that. Ang problema sa atin, we are so short-sighted na kapag nawala isang bagay na parabang we are expecting for one thing and hindi natin nakuha, sa atin, sobra naman yung bakit yan? Hindi na pa sa akin yan. But when rest assured, my friend, that God doesn't want you to have that. He wants you to have something better and bigger than that.
Meron ka bang pinag-pray? Are you praying for something? Nakita niyo the structure and the series of that. Your pains will stay on because they have good reasons. They make you a better child of God. They prevent you from going here and there. Your pains will stay on. Ang sakit sa damdamin mo, sa isip mo, nananatili yan dahil meron kang nagawa sa nakaraan. Well, it stays on. Hindi yan mabubura. Subalit yan ay may gandang dahilan. It makes you, they all make you a better person. And then, you may persist on something else. No, that's not the guarantee that you will have it. You may not have it, even if you are persisting upon that. But, you know what? It will also make you a better person. Teach you what to ask. But then, in the end, you will know that kapag ka sumagot ang Diyos ng no, you smile because what you are asking is so small. He wants you to have something bigger and better than what you can ever ask. Merong kwento. Merong isang mama na nag-retire sa kanyang trabaho na sa opisina. Umuwi siya sa kanyang probinsya. Sa isa lang kubo niya. Mamaya, magtatanim-tanim na ako ng gulay. Oh, pero nga, magtanim na siya ng gulay-gulay. Kaso, in the process, ay parang nang walang asenso sa buhay. Ay, believer siya. Lord, sabi niya, I want to talk to you. Show me in my dreams, Lord. How can I prosper in this place? Natulog siya ngayon sa kanyang kubo. Ay, na naginip. Biglang may nagsalita sa ulap, sabi niya. Iho, ano ba yung gusto mo? Sumagot sa panaginip to ha. Sumagot sa sakyang panaginip, Lord, gusto ko sana para mabilis ang asenso eh, makatagpo ako ng hidden treasure sa baryo to. Kasi naririnig ko sabi ng lolo ko na may mga itinago yung mga hapon dito. Ano sabi ng ano, ng boses? Iho, tumingin ka nga sa gilid ng ilog. Tumingin din sa gilid ng ilog. Anong nakikita mo? Sabi ng boses. Sabi ng mama, bato po na malaki. Ang sabi ng boses niya, gusto mo ng treasure? Pumunta ka sa bato at itulak mo. May echo pa yung pagkasabi, itulak mo. Oh, ganun yun eh. Parang maganda yung kwento. Eh, bigla siya nagising. Pagtingin nga niya sa ilog, ah, malaking bato. Sabi niya, yan! Bingo! Sabi niya, yan, dyan pala yung hidden treasure. Parang dyan pala sa malaking batong yan. So, ang ginawa niya, pinunta niya yung bato. Eh, malaking bato. Tulak niya yun. Nasa ilalim pala yung hidden treasure na yan, ha? Kinipilit yung tulak yung bato. Kita niyo ba? Nagtutulak siya yun. Ito. Pinilit niya yung tulak yung bato. Napakalaking bato. Sabi niya. Ah, eh, tinanaman niya yung katawan niya. Pahit-pahit, oh. Bale, sabi niya. Isang araw, sa linggo siya nagtulak. Sabi, sakit ka ng katawan ko. Pero, hidden treasure. Sabi niya, may tutulak ko rito balang araw. Ginamitan niya lahat. Paa, braso, lahat. Likot, ginamit niya lahat. Eh, sa laki ba naman ng bato? Kaya mo ba naman yan? Inabot siya ng linggo, dalawang linggo. Umabot ay isang buwan. Wala. Sabi niya, siguro ay persistence ang kailangan dito. Di ba? Masakit ang katawan, persistence. Sige ba? Magpatuloy pa. Baka one day, pagka ano, may tutulak ko rin to. Habang isa sa umaga, sambit sa umaga, sambit sa hapon. Pagkatapos yung ganon, inaayos niya yung kanyang mga taniman. Aba, papansin niya. Sige, tanim siya. Nagtanim pa siya ng mas marami. Eh, dumaan ng buwan yung ginagawa niya ngayon. Hindi pa niya nauusad yung bato. Pero okay lang, sabi niya. I can wait. Ganyan naman yung iba. I can wait. Basta ginagawa niya. Dalawang beses ang araw. Tulak niya yung bato. Lahat ng posisyon na ginawa niya. Dumaan ng isang taon, yung pala ginagawa niya araw-araw. Dalawang beses, magtulak ng bato. Lumalawak naman yung tinaniman niya. Nakaraan ng dalawang taon, ganun pala yung ginagawa niya. Dumadami naman yung tinataniman niyang ano, mga gulayan. Eh, nakaapat na siyang taon, ganun pala yung ginagawa niya. Aba, sabi niya, iba na to. Masyado na yata matagal to. Kaya, Lord, usap mo tayo. Natulog ulit. Aba, may boses ulit, galing sa ulap. Ano yun? Sabi niya, ayaw, gusto ko nang huminto.
hintuan yung pagtutulak, sabi niya. Dahil alam ko, reason wise, sabi niya, hindi ko talagang iusad yun, napakalaki, Lord, sabi niya. Dapat yung gamitan ng crane, wala namang crane dito sa sa lugar na to. Hinto na ako sa pagtutulak dahil kahit na, di bali na yung treasure na yan, hindi ko naman makukuha sa laki ng batong yan. Anong sabi ng boses? Bakit sinabi? Sino ba nagsabi sa'yo na iusad mo yung bato? Di ba nag-iya ko sa'yo ng treasure, Lord? Sabi mo, itulak ko yung bato. Eh, hindi na sa ilalim niya yung treasure. Anong treasure, hidden treasure na sinasabi mo? Di ba sabi mo, treasure? Oo nga. Ano? Sinabi ko ba na iusad mo yung bato? Di ba sabi ko, itulak mo lang. Anong ibig mong sabihin, Lord? Tingnan mo ngayon ang sarili mo, anak. Sabi niya. Noon ang payat mo, tingnan mo ngayon ang braso mo. Aba! Lumaki nga. Tumingin ka ngayon sa salamin. Sabi, tingnan mo sarili mo. At isipin mo, alalahanin mo kung anong itsura mo noon at tingnan mo ngayon ang itsura mo. Sabi niya, lumaki nga katawan ko, Lord. Sabi niya, iyan ang hidden treasure na sinasabi ko sa iyo. Iyan ang treasure na gusto kong magkaroon ka. Hindi yung ginto na nasa isip mo. Iyan ang treasure na hindi nawawala kahit saan ka pumunta. Iyan ang treasure na... Napansin mo yung tinatanim mo, kapraso na nung ngayon, lawak hektarya na. Why? Dahil lumakas ka na. Sabi niya, dahil lumakas ka na ang katawan mo, lumaki na yung mga muscle mo, pwede ka nang magtanim ng doble pa sa tinatanim mo ngayon. Iyan ang treasure na hindi nawawala sa'yo. Okay. My friend, nanghihingi ka ba ng quick fix sa buhay mo? Yung magical night or magical thing na sabi, Lord, kung nanalo ako sa lotto, Panginoon, huwi na ako, tarong, maglilikod talaga ako sa'yo. A quick fix. Ganito tayo minsan, ang hinihintay natin ay yung biglaang solusyon ng ating mga problema. Na katulad nito, kaya ang treasure, yung mga ginto, mga treasure ng hapon, nakatago sa ilalim ng bato. Samantala, ang laman, ang Diyos ang nasa isip niya ay, He will make you strong. Minsan ganito tayo, Panginoon, alisin mo lahat ng problema ko at bigyan mo ka ng ganda, everything will be fine. And God is saying, no, I will make you a stronger person, spiritually and emotionally and physically, so that you can be a blessing to others. Gagawin kitang mas malakas na anak ko, gagawin kita, hindi kita gagawing mas mayaman, hindi kita gagawing mas guwapo, hindi kita gagawing mas maganda, hindi kita bibigyan ng maraming mga sasakyan dahil sakit sa ulo lang yan. Bibigyan kita ng matinong pag-iisip, ng matibay na damdamin, so that in any situation and every temptation that will come, you will be victorious. So every situation, you will be victorious in life. That is the treasure that God wants us to have. Yan ang treasure na gusto nang magkaroon tayo, mga kapatid. Hindi yung mga quick fix sa buhay natin. It's about what God wants you to be. It's not what God wants you to have. Mas importante yon na who are you in the sight of God and what do you have in the eyes of people. Minsan nakafocus tayo din yun sa what do we have so that we can show it to people. Now, who are you so that you can face God and say, Lord, I am ready to be used by you. That is more important. Okay? Now, pray that God will give you heart to accept His big surprises. They may not be according to what you are asking, but they are certainly and assuredly better and bigger than what we are praying for. Balikan natin yan. When God says no to our prayers, magdalak kayo because your pain must have good reasons. Be positive in life. And your persistence may not have good results. If that happens, be patient. Maging matiisin kayo. And know that your provision is always grace-regulated. So, be prepared to receive what God has planned for you. Yan dapat tayo. When we are praying, don't attempt to force God and simply manipulate His hand to do what we want, but submit yourself and accept what He wants. Tayo lahat po ito mayroon. Panginoon, salamat po sa araw na ito. You are truly awesome. You are an awesome Lord. Panginoon, salamat. When we pray, teach us because we pray
not to convince you to do what we want, but to submit ourselves to do what you want. Nakikita mo po ang bawat isa po sa amin, Father. You know our weaknesses. You know our situations. As the Apostle Paul prayed, you know our weaknesses, but we rely on your power, on your grace. That is enough for us to stand on, stand firm, and give ourselves to you. Salamat, Panginoon. Nakikita mo po yung sitwasyon ng bawat isa po sa amin dito, Panginoon. If they need your grace, if they need something, Lord, from you that will make them a better them in front of you, Panginoon, let it be. We submit to your doing. We submit to your plan. Gawin mo po yung nararapat para sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede po tayo magpapok.